nagmahal, nasaktan, nag-move on. So, paano nga ba mag-move on? Sa totoo lang, maraming paraan para mag-move on. Andiyan ang pinakamadaling paraan para makalimot. Paano nga ba yun? Alak. Oh, mag-inom ka. Oh, sige, inom ka. Tapos paglasing ka na, magmungawa ka. Iiyak mo. Tapos lahat na nararamdaman, umuro mo lahat ng galit mo. Isigaw mo pa kung gusto mo. Pero paano kung underage ka, below 18, so hindi ka pwede mag-inom, di ba? Kaya ito pa, isang madaling paraan, yung rebound, o yung tinatawag nating panakibuta sa Tagalog, hanap ka ng taong sasalo sa'yo, tipong panakibutas nga, di ba? Pero gusto mo ba yun? Yung tipong ikaw yung masama, parang ang ladlabas mo yung mong gagamit. Siyempre, no-no yun. Tapos yung pag-inom, no-no din yun. Lahat ng mga yun, ang tawag ko doon is band-aid solution, which is, na yung sugat mo or yung nararamdaman mo is hindi naman nihilom, hindi naman siya maghihilom na overnight or dahil tinakpan mo ng band-aid or noon nga doon ang rebound mo or nung nag-inom ka. So pagkatapos ng mga effect ng mga yon is babalik pa rin doon sa totoong sugat at mararamdaman mo pa rin yung sakit. So ito, bibigyan kita ng tatlong steps. Actually, meron akong mga nakalign up dito pero napakahaba ng tinaip ko eh. Nahihirapan akong basahin habang nakatingin sa monitor. So, ito, tatlong steps. Unang step is yung don't look back. Huwag kang lilingon. Oo, tama yun, huwag kang lilingon. So, ano ba yung mga paraan para huwag kang lilingon? I mean, ano ba yung mga gawin mo? Ito, huwag kang lilingon, huwag mo nang tignan yung mga litrato nyo, huwag mo titignan lahat, yung memories, huwag mo titignan lahat yun. Nandito ka sa ngayon na ikaw na, wala na siya eh. So, kailangan mo nang mag-look forward. Yung hindi ka natitingin kung ano pa yung merong nangyari or nang nagawa nyo, huwag mo nang iisipin lahat ng mga bagay na maaaring makapag-relate sa'yo sa kanya. Like, uy, kumain kami dito, tapos parang magiging nostalgic ka, iniisip mo na kumain kayo doon. So, ayun yun, magre-refresh yun. So, unang-una, huwag kang lilingon. Diretso lang. O, ito, pangalawa. Pangalawa na agad tayo, which is yung maging busy ka. So, mas maging busy ka, the more na maging busy ka is the more na mas magiging focus ka sa bagay na yun. Meaning, mas makakalimutan mo na yung kinakailangan mo ipagbubunan. So, maraming paraan para maging busy. Kung ikaw estudyante ka, mas mag-aral ka sa mas pagbutihin yung pag-aaral mo. Which is, yun naman talaga yung responsibilidad mo. So, bakit kasi pumasok sa relasyon na ganyan? Kung nag-aaral ka pa, tapos masasaktan. Hindi natin pag-uusapan yun. Kasi, nandyan eh. So mag-aral ka, mas ayusin mo yung pag-aral mo, pumasok ka ng maaga, kung maaga pumapasok, and then uwi ka, bahay, school, and then mas maging magiliw ka sa mga klase mo, sa mga teachers mo, siyempre sa magulang mo. So ganun din naman yan sa nagtatrabaho, halimbawa nag-work ka, tapos feeling mo distracted ka, dahil nga hurting ka, nag-move on ka, pero hindi, mag-focus ka sa trabaho mo, mas pagbutihin mo kung ano yung ginagawa mo. Hindi ka nag-OT dati dahil imbes na mag-OT ka, pupuntahan mo siya or magkikita kayo, mag-OT ka ngayon. O ano bang kapalit nun? Mas lalaki yung sahod mo. So mas marami kang pwedeng makuha. I mean, mas marami kang sasahurin. Pero hindi ko sinasabi na yung pera na kukunin mo is yung pera na masasahod mo or may liliko mo is mabibili or matatakpan lahat ng sugat or sakit mo. Kasi wala naman talagang, hindi naman talaga totoo na yung pera nagpapasaya. Although, wag na natin pag-usapan yun. Ibang topic na lang siguro yun. So, mas maganda maging busy ka. Like, try mong mag-aral mag-gitara. Tumugtog ng kahit ano, organ, keyboard, flute, mag-drums ka, or kung ano yung pinakamadali. Pero kung halimbawa marunong ka naman tumugtog na, marunong ka ng mga sinabi ko, mag-aral ka ng bagong kanta. Mag-aral ka ng mga bagong kanta, mag-aral kang bagong genre. Kung mahilig ka sa hip-hop, try mo kaya yung rock, try mo kaya yung ballad, try mo yung, basta try mo yung iba, general, mag-jazz ka. O tapos, gumawa ka ng kanta. Alam mo ba na pag mas desperate tayo or pag mas nasasaktan ng tao, mas nagiging maganda or output or outcome ng kanyang mga ginagawa. Sa mga, ano, in artistic way, mas nagiging artistic or mas nagiging ramdam natin yung ginagawa natin, lalo na kung may medyo hurting tayo or may pinagdadaanan tayo sa mga kagaya ng pagsusulat ng kanta or gumawa ka ng tula. So mas marami pa tayong pwedeng gawin eh, or manood ka ng movie, manood ka ng mga teleserye, mag-movie marathon ka, mag-K-drama marathon ka, marami ka pang pwedeng gawin.
So, the list goes on and on. So, ikaw na bahala kung anong alam mong mas makakapag-focus ka na hindi ka na lilingon. So, pangatlo, ano? Don't look back again. Kasi, sabihin natin na nagiging busy ka na, huwag ka pa rin lilingon. Kasi baka maring lumingon ka, hindi para bumalik. Maring lumingon ka para sabihin, eto, okay na ako. Maganda na ako. Move on na ako. No pa rin yun. Kasi hindi mo alam kung ano pa yung pwede mong makita eh. Diba? Hindi mo alam kung pwede ka pang masaktan lalo eh. Okay na yun. Move forward ka pa rin. Pwede mo nang ituloy yung mga na-form mo na habit. Like, natuto ko ng mag-gitara, natuto ko ng tumugtog, kumuha ka na ng maraming tula, basahin mo sa mga kaibigan mo, basahin mo sa magulang mo, sa mga klase mo, sa teachers mo. So, mas magiging okay ka na. So, ayun na. That's it. Para dun sa mga nag-hurting dyan, i-replay nyo lang yung video. Tapos, panoorin nyo, pakinggan nyo kung ano yung mga sa tingin nyo makakatulong sa inyo. Yun, salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po yung video ko, paki-like and share na rin po. Tapos kung meron po kayong gustong comment or gusto kayong sabihin, video ko sa topic natin. Or kung may gusto kayong request na gawin ko pang video, i-type nyo na lang po sa may comment section below. At kung bago po kayo sa channel ko, pwede na po kayong mag-subscribe para po mas madali nyo ma-access yung mga video ko pang gagawin at yung mga dati ko pang video. Maraming salamat po. And again, God bless.